Masasabi nga kayang hindi pa huli ang lahat para sa Lakers. Tama nga kaya ang pagpapaikot ng tao nila. Bakit hanggang ngayon ay lumalabas na nag-e-experiment pa sila? Mayroon pa bang dapat tanggalin o palitan man lamang sa starting five? At ano naman kaya ang hinihintay ng Lakers para tuluyan ng magtuloy-tuloy ang biyaya? Yan at iba pang balita matapos mong ilike ang video na to, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. Play-in tournament nga ba ang problema ng Lakers o ang kulang-kulang na player? Idagdag pa ang mga bagong salta sa kanila. Wala nang magagawa sa mga injured player dahil nandiyan na yan. Oras lamang ang solusyon sa problema pagdating sa injured player dahil kailangan nilang gumaling para makabalik. Wala akong makitang ebidensya patungkol sa balitang nagpapahinga pa lamang si LeBron para sa paparating na playoffs. Maaaring sabihin na ang pagpapaikot ng tao ng Lakers ang problema dahil sa mga nakalipas na laro, hindi maikakaila na hanggang sa laro ng Lakers kontra sa Denver, nag-e-experiment pa rin si Frank Vogel. Dahil sa huling laro nila ng Lakers kontra sa Denver, ang dating ibinabangko na si Mark Gasol ay nagpakita ng gilas at kakaibang laro ang ibinigay, maging opensa man o depensa. Bigla-biglang napabagal niya si Nikola Jokic. Gumanda ang rotation ng Lakers. Umiikot ang bola at maraming assist ang nagawa nila. Nangyari ito nang bigyan ng maraming minuto si Mark Gasol. Samantalang dati, ibinabangko at hindi na halos ipasok sa loob. Pagdating naman sa head coach na si Frank Vogel, kilalang defensive head coach. Ang klase ng kanyang pamamalakad sa Lakers ay inuuna ang depensa, susunod na lamang ang opensa. Pero kung wala si LeBron na kagaya sa ngayon, mahihirapan talaga ang Lakers. Dahil sa kanya umiikot ang opensa ng Lakers. Salamat na lamang sa nakaraang laro nila kontra sa Denver Nuggets, dalawang manlalaro ang umangat sa Lakers. Nagbalik na ang forma ni Anthony Davis. Subalit sumabay pa ang big man na si Mark Gasol. Sa huli mga idol, masasabi natin na maaaring ang head coach ang problema ng Lakers. Huwag din nating kalimutan, arguably, nasa Lakers ang one of the best player on the planet. Nasa Lakers ang reigning sixth man of the year at runner-up sa sixth man. Nandidiyan din ang arguably one of the greatest power forward. Ang one of the best rebounder ngayon sa Liga sa NBA, nandidiyan din ngayon. Kung depensa ang pag-uusapan, mayroon silang dating defensive player of the year. Pinaliligiran din sila ng 3-and-D guy, mga shooter na maaaring asahan sa depensa. Kaya sana lamang ay gawin ni Frank Vogel na starting 5 si Ben McLemore. Dahil sana nakikita ko parang politics ang nangyayari sa kanila. Nauna na kasing pangakuan ng Lakers si KCP bago pa man dumating si Ben McLemore. Matatandaan na si KCP ay dating off the bench lamang noong nasa Lakers pa si Danny Green. Ngunit nang sumibat si Danny Green, starting 5 na ngayon si KCP. Pero dapat nga kayang gawing starting 5 na si Ben McLemore para mas reliable na ang outside shooting ng Lakers. Ganon din naman si Andre Drummond, ang bagong big man ng Lakers. Mayroon din akong tanong sa kanya. Masyado lamang ba natin siyang nabibigyan ng atensyon palagi? Palagi ba siyang nahahype? O dapat na mas bigyan ng minuto si Mark Gasol kaysa kay Drummond? Ang bagay na iyan ay pinatunayan ni Kyle Kuzma. Nang hilingin niya na bigyan ng maraming minuto si Mark Gasol dahil nakita ni Kuzma na biglang naitsapwera na si Gasol simula nang dumating si Andre Drummond. Pero si Drummond ay maaaring napangakuan din ng Lakers, kaya nakuha nila sa buyout market. At tinutupad lamang ni Frank Vogel ang ipinangako niya na gawing starting 5 si Andre Drummond kaysa kay Mark Gasol. Ang kagandahan lamang mga kaboltok, hindi pa naman huli ang lahat para sa Lakers.
masyadong malalim at napakarami nilang pala. Kaya lumalabas na ang tanging problema lamang sa ngayon ng Lakers ay ang tamang pagpapaikot ng tao. At sa oras na bumalik si LeBron sa kanyang 100%, ang lahat ng pangamba para sa Lakers ay maaaring mabubura. Kung lahat ng manlalaro ay healthy, walang duda, maaari nating silang makitang muli sa NBA Finals kapag nagkataon. Yung mga idol, ano ang masasabi nyo sa ating video for today? Please do comment down below. Pakiclick nyo ang ating like button para sa suporta. At abangan nyo po mga ka-Ball Talk, 445,000 subscribers na tayo. Salamat po diyan. Malapit na nating ibigay ang 5 sapatos kapag narating na natin ang 450,000 subscribers. Pakishare nyo ang video mga idol para po sa suporta. Salamat po! Yung mga idol, para sa ating road to 450,000 subscribers, 5 sapatos ang ating ibibigay, 4 na basketball shoes at 1 running shoes. Wow! Sa sandaling makuha natin ang 450,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang mechanics. Ang 4 na mechanics ay mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang notification bell. Manood palagi sa ating channel para sa biglaang announcement ng mananalo. Pang-4, i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Yun lamang, ganun lamang kadali. Kung may katanungan ka, pakipasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye. At mga idol, nagpapasalamat na rin po ako sa ating sponsor, si Makatang Basketbolero. Pakibisita nyo po ang kanyang channel sa YouTube channel. At mag-subscribe na rin po kayo kay Makatang Basketbolero. Salamat po! Yung mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin for today. Pakilike at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na mag-subscribe po kayo. Hit the bell, select all mga idol para sa ating future video at giveaway. Kasama ka na namin. Salamat po!